nagkita-kita pala kayo sa baba ng ML? Oo, kanina madaling araw. Sabi ko kasi, alas 7 na ako natulog. Si Fox kasi inahanap namin, yung pala kasama mo, sa kanya nagpunta. Pumunta ng concert yung si Fox. Concert? Oo, parokya ni Edgar daw sa Marikina. Oo! Nakasalubong ko nga. Iwan, kasama namin. Promise. Check mo yung profile niya. So, hindi siya natulog? Nagkasalubong kami sa may labas na. Naglalakad siya. Kakauwi niya lang. Oh. Bumili kami pagkain sa 7-Eleven. Kala ni boss nakatulog yun pala. Nagpunta. Concert nandito yun kagabi. Hindi nga. Nagpunta ka ng concert. Seryoso. Yung mga ka-call center niya na nakatnate. So, good morning sa lahat na nanonood. Kasama na lang si Ate Alec nyo. Tita Alec ba? Ate Alec. Ang ganda Miss naman. Alec. Miss Alec. Grabe naman. Alec. Tignan mo naman yung kulay niya sa kulay. Di ba? Ang fresh. Miss Alec. Sabi ko sa kasi sabi ko sa'yo, magliligo ka bago mag-stream. Ay, kakaligo ko nga lang. Oh. Tignan mo, fresh. Pero yung mga trop, yung mga tropa natin dyan, panigurado, hindi pa masyado naliligo yung mga yan. Wala. May fresh na ba kayo? Siguro hindi pa bumabangon yung mga yan eh. Nakahiga pa ba na fresh. Nanonood. No? Ay, wala akong ano, in-game sound, bro. I don't have in-game sound, pare goy. At saka naka 1080 ka ba yata? Hindi ka naka 1080? Lagyan, pre. Ha? Okay na. Okay na, meron sounds. Okay na. Hindi, meron na. All good. So, ang topic natin ngayon, Ate Alec, wait lang yung draft, ha? Ang topic natin ngayon is excuses or reasons na binibigay nyo sa pagdotang-dota na kayo, isang one game pa, pero pinipigilan na kayo ng girlfriend, asawa, or parents nyo. Ikaw ba? Napunta ka ba sa ganun sitwasyon? Natulog ka na muna. Dota ka ng dota. Hindi. Okay, good. Sana walang pumipigil sa kanila, sa Natividad Sisters. Oh. Walang pumipigil sa kanila kasi even yung mami daddy nila is supportive. Yes. Sumasali sila ng mga tournament, yung mami daddy nila pupunta nasa likod sila. Nila. Mahusay. Silang magkakapatid, silang tatlo. Di ba yun yung maganda? Supportive yung family kasi alam nila kung saan nag-enjoy yung mga anak nila. Di ba? Pero jump straight into the game tayo. Fanatic, Jabs, Abed, DJ, MP, Ice, the Southeast Asian All-Star. Sa Screw. Oh. Kalaban diba? Nila si King R, Afunin J, Vanscore, The Zack at saka si Old Aki. Old Aki na lang. Old Aki Job. Ang hirap ng mga pangalan. Old Ulul. Si ano at yung Afterlife yung nakalagay ata. Yung coach nila, di ba si Dugo? Yan ang gusto ko. Tinga, sino yan? Afterlife of Lane. Okay, mahusay. Iba talaga. Galing. Tita Alec. Mahusay, mahusay. So, first two picks ng Gambit, pinili kagad nila yung magatang winning rate kahapon against TNC, yung Terror Blade. While Fnatic naman opted to go for an early pick, Tiny Enigma. At ready tayo lagi na ganun mo kayo. Yes. Sniper ka eh. Uy, Nyx. Anong last na laro ng Fnatic na to? Matagal na rin. Ano? King's Cup. King's Cup. Nag-qualify sila ng ano? Ng King's Cup, tama? Sila yung champion. So sila yung magre-represent sa Southeast Asia for Summit 10. May pogi problems ka din ba? Madami, medyo too many to mention. Hindi alam ni Alu yan, panigurado. So, kasi wala, hindi siya po. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako nagsabi niyan. Yun din yun. Tulog pa. Let's go, Abed. In the pride. Medyo, ito kay sumablay tayo kahapon with TNC na dalawang series tayo. Pero hindi ito malabo. Sobrang powerhouse na itong, sobrang solid. Pero supporta pa rin tayo. Yes. Kailangan sigurado tayo makakuha tayo ng slot. Kita mo yung mga picks ng Gambit, automatic. Abyssal Underlord, nilabas nila. Ngayon ko lang nakita to sa cast natin. Underlord. Pero nauuso na rin nga ulit Kuya Nick yung mga yung dating offlane na utility. Kasi like anong mga ganyan mga Axe, Centaur, okay. Underlord kasi dati nawala na talaga siya sa meta. Oh, pati mga Darkseer wala na rin. Ang offlane talaga nung siguro last 2 months ago mga ganyan yung mga Necro, Pugna, Enchantress, Mirana, puro ganun eh. Ngayon yung mga Brusco. Oo, nababalik na. Yung mga Brusco nagbalik na. Kuya Nick, para ka din pala si Kimo, pogi problems. Oh, yun, matik yun si Kimo, pinupost niya pa araw-araw. Baliw na yun. Sumali sila ng tournament sa Predator. Tinatanong ako, saan daw yung Arpapa? Pupunta na Caloocan.
Hindi, boss, yung TNC Arpapa, dyan lang yung sa may... Oo, malapit lang dito, di ba? Oh, hindi, kasi may Arpapa rin sa Caloocan. Ano ba? Meron. Masikat yung Arpapa ng Caloocan. Ano ba doon? Yung Arpapa ng, ano, ng Murayta, street lang yun, hindi siya lugar. Ah, okay. Mali rin si TNC Arpapa. Yung Arpapa, ano yun eh? Station? Oo, oh, yun. Oh, yun. Sa ano yun? Sa Caloocan yun. Yun. Ay, Caloocan pala yun. Caloocan yun. Naligaw rin kami noon, may tournament, co-cover kami. TNC Arpapa daw. Pumunta kami sa Arpapa ng lugar, wala pala ron. Sa TNC Arpapa, malapit sa FEU. Street pala yung siya. Yung Arpapa ito yun? Dito. Oo, dito sa FEU. Oh, okay. So, nagulan, naano kami natakot. Caster's prediction daw. Caster's prediction. Oh, hindi, lagay mo na lang dyan. Picture naman yun, di ba? Nagawa ba ni Eugene? Hindi, ito kasi kailangan ko kasi mga guide. Kailangan pa ng guide ng mga bata ko na ito. Yan. So, pinapasok pa yung caster's prediction. Stay put lang kayo dyan. Phantom Lancer. Ayan. Uy, pare-pareho ah. Lahat. Walo. Pare-pareho. wala nag-usap dyan ah. Nagpapiyahan na ata ang uyanig. Wala nag-usap. Wala nag-usap. Kasi sinisend namin. Sabi ko sa'yo, liyamado kasi lahat eh. Sobrang liyamado yung lahat eh. So, lahat pare-pareho. Oh, ano? Pare-pareho. Walang nag... Wala talaga. Walang naiba, no? Walang naiba. Sa Adam sa kapag-gratid kayo, Nick. Yes, sir. Team Masan Marcelino. Pero eto, last band, Monkey King. Oh, ano? Pare-pareho tayo lahat, no? Eric, pa ano nga ako rito? Pa-charge nga ako sa kabila. Mabilis mo mag-charge dyan? Di mabilis yata mag-charge dyan eh. Ha? Cellphone ko, nakabukas lang. Wala, walang battery na yan. So, last pick. Mid laners ang kailangan ng boat squad dito. And na-pick na nga ulit yung PL. Oo. Kasi madalas Morphling Terrorblade yung nakikita natin ng mga nakaraang araw. Tama ka dyan, Alec. Ayun yung mga carry, no? Pati mid lane. So, ano to? PL ni MP. Mm-hmm. And knowing MP, nagkaka-farm naman siya, pero yung gold is more inclined dun sa dalawang cores, which is si Abel at si Isa. Parang ano nga, Kuya, ni kagaya nung sayo ko kahapon, ang Fnatic and TNC, yung lineup nila, halos same. Oo, tama kayo dyan. So, undying. So, tiny mid ata. Tiny mid, offlane Enigma. Oo. So, let's do this. Dark Willow yata. Sino Dark Willow? DJ? Pwede. Kasi pare silang explosive ni Jobs eh, no? Oo. Oh, pare silang explosive eh. Pwede kasi kahit sinong gumamit eh. So, kabila. Mid laner naman. Kung pero maganda ata kung si DJ mag... Ay, Dark Willow. Oh, kahit sa kanila eh. Magaling din mag-willow. Magaling pareho. Magaling mag-willow si DJ. Magaling mag-willow si Jobs. Kung kahit sinong tulak mo sa barko, makakalangoy. Sa screw. Diba? Pero ikaw yung gambit dito, alam mong dihado ka. Kailangan mo ng mid laner. Probably tayo na yung mid lane ng kabila. Sino magandang piliin dito? Ano pa ba ang mga open na mid lane? Malay mo, tiny na ba yan? Malay mo, ano? PL yan. Kaya nga, pwede rin. Either PL or tiny. So, sinong mid laner na maganda rito? Invoker? Lina. Pwede, wala Lina. Wala nang invoker kasi Lina, madaling mag ng mga illusion. Clear ng illusion. So, aabangan natin yan. Pwede rin Odie. Kasi pumasok eh. Kahapon, Odi, na ano yun. Malay mo. Malay mo, gaya-gaya naman yung mga nangyari. Ang pangit kasi sa Odi, makikliro mo nga illusion, pero isa-isang hit pa rin yun. Diba? So, may one hit na naman hindi, yung magamit dito. Ano? Pag hit niya ng first kill yung illusion, one hit lang yun. Kaya nga, paano mag siya may illusion? Uy, pang-pang-pang. Oh, diba? Isa-isa rin. Diba? Pinang-pang-pang na rin yung gold tip mo noon, diba? Pero kasi meron silang TV na merong mirror cam eh. Maglalabanan yan. Oo, yung reflection ni TB. Kaya nga, ba't nag-pick pa ng PL, no? Last pick natin. Oo, ano, court pick yung PL, oh. Malay mo, biglang mag-Magnus, di ba? Kasi puro Magnus nakikita natin lagi. Pero siguro mas Magnus best na yan, Storm din, Storm. Oh, pwede, Storm, no? Para mas mabilis mahuli tong, ano, si Enigma. Kailangan ng gambit ng damage early game since itong Terrorblade hindi naman siya sasama. Kung ganun, ililina. Lina nga talaga. Magandang burst yun. Lina, Kyop. 15 seconds. Ang inaantay. Huwag naman, Kyop. Ay, Sus! Yan na nga. Burst nga. O, si Sus. Lasing yan. Lasing yan kahapon. Nakakawi lang eh. Nakakawi lang ba? Lasing yan. Merong party yata sila kahapon. So, to Sus na lasing. Ang meron tayo rito. Pero again, Ate Kike, anong topic na namaya para pagbalik mo? Para mabalik mga mo. Mga ano, mga... Ang haba kasi nun. PB player. Oo, mga PBP. Ayan. Yan. Topic for stream, excuses, reasons na binibigay nyo pag dotang-dota na kayo pero pinipigilan kayo ng girlfriend nyo
or asawa or parents nyo. Ayan. So, comment nyo lang yan sa lupon ng Wombo Combo mamaya. Mm-mm. Magbabalik si Keiki. Yes. I don't want to burn your energy, Keiki, kasi pagdating ng break natin is na kailangan merong kausap. Yes. And meron tayong entertainment production value sa dito. Sa Screw, sasayaw ako ng Momo lang. Like a virgin. Like a virgin. Like a virgin. Woo! Bye, guys. So, shoutouts ka pala kay Keiki. And we'll now jump straight into our game. Good morning again sa lahat na nanonood dyan. This is Kuya Nick together with Alec. Na kahit alas G's ang tournament, Alec, eh, ready tayo to cover this. Siyempre, dapat ganun Kuya Nick. Dapat laging handa. Hindi Girl dapat Scout. Lagi. Ngayon, Kuala Lumpur major lang to. Never will I wake up ng 10 a.m. again. Ayaw nga pala pag maaga yung cast, no? Ang normal nagising ko kasi alas 2, alas 3. So, etong Kuala Lumpur major na to, you see the passion right there, passion fruit. So, Kuya Nick, nasa camera si KK. Sabi ko, pupogi ko si KK, yun lang. Pero abed mid nga, tiny, Alec. Oh, tsaka ano din, ilang beses ko na din nakita kay Abed na tiny mid. So, wait lang tayo rito. Yun. On the side of ako muna. Radiant, it is Gambit, it's Afterlife, offlane Underlord. Ito namang si King R, Nyx Assassin, and then Afuni, Jimit, Zeus, Vance Cordazel, and then the Zac on Terror Blade. The side naman ng Fnatic, Jabs on Undying, Abed on Tiny, DJ on Dark Willow, si MP sa Phantom Lancer, and si Ice 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 sa Enigma. So, Undying dito, yung si Jabs, si DJ pa rin yung Dark Willow. Oo, kasi yung ano Kuya Nick, yung Undying, kumbaga, dati kasi position 4 siya, di ba? Oo. So, ngayon yung Undying, tingin ko dahil dun sa talent niya na yung pag namatay ka, may tombstone. So, kaya nila ginawang position 5 na lang. Kasi mas okay. Sige, papatay ka na lang. Oh, pero, ka na paano, paano lagay yung mukha rito? Pangit kasi ako na to eh. Arko na lang kasi ito. Sa options. Options, and then? Alin ba din? Ha? Yung use alt? Yan. Arko na din mo. Arkong kasi yun. Pinahito. Okay na. So, ayan mga sir, kita nyo na yung mini-map natin para meron na kayong idea sa mga nasa YouTube dyan. Kasi sabi, Ate Alec, actually, hindi ka nila kilala iba eh. Ang lambing naman na boss niya, normal na boses po yan. Hindi po siya nagpapalambing ng boses. Normal na boses po yan, mga sir, ha? So, para lang sa mga nakakaalam dyan. Pero, dahil pala, account na lang ni Alo. Kasi iba-iba yung ano eh, iba-iba yung numero ito. Dapat normal na tayo creep eh. Ito, ano to, akala ko mega creeps nga to eh. Kasi may puti eh. Pero parang ngayon yung costume ng ano ng creeps na yung meron sa ng, ano, battle pass ba sa yun? Battle pass. Hi. Pero shoutouts kay Kasahari dyan. Kasahari, apat kami dito. Ayun no, sakto hindi pa ako nagkakape. Ako din, ako din actually. Kasahari, good morning, Kasahari. Ay, grabe apat kami naman rito. Pero top lane, try lane, top lane. Pero nag-rotate din si Vanscore dito. It's Afterlife at saka Nyx. Yung bot lane, Terror Blade. Kailangan nila kutulungan yung Terror Blade. Sino ba katapit ng Terror Blade? Phantom Lancer. Ay, oh, Phantom Lancer, Undying. So, aabangan natin yan. Ako, medyo hindi ako solid with my decision dito. Medyo para sa Fnatic, no? Oh, pero tingnan natin. Aabangan natin mamaya. Ayan na yung stun. Kasi may kill potential yung top lane, Dark Willow, Enigma, pero sobrang baba. Eidolons na normal attack dapat ang kumuha. Oh, at saka makunat din kasi yung ano, makunat din yung Underlord. Yun. And etong ang si Nyx Assassin may stun and may spike carapace din. Tama. Kung may gusto kong itapat dun sa may Underlord, it is this Undy- Decay oh, getting sana. Undying. Kasi strength eh. Alam mo naman, pag strength, ayun yung favorite na, kumbaga parang si Eric, favorite niya, Chicken Joy. Ito namang Undying ang pa-favorite niya. Yung strength hero, di ba? Pero mukhang ililipat nga nila si PL dun sa top lane. Ayun na, namipat na, umakit na siya dyan. Kailangan nilang tapatan talaga yung Underlord nyo. Pero Abed naman, ito naman yung fixed na lane natin. One-on-one sa may mid lane tayo. Kita natin yan. Uy! Naku! Isa na lang. Cancel ng salve. Walang 3 boss. Grabe naman dun si Abed. Solo yan ha. 1v1 yan, 1v1.
So, ayan na nga po. At kung titingnan natin yung last seat, 10 and 5 for Abed and 4 and 1, one lang dito kay Afonji. Sabi ko sa'yo, lasing pa si Sus eh. Ayan, aray! Oh! Fairy fire! Kinulang. Nakapag-fairy fire yung system, pero kinabahan si Afonji. Ang dami niyang pots. Diyan mo makita yung talent ni Abed eh. No? Oo, kumbaga, at saka, tingin ko din Kuya Nick, confidence yung fanatic. Oo. Kasi itong Gambit Esports, galing sila sa Open Qualifiers. Eh. Oo. Pero yun, sa may bot lane. Yun. First grabe blood. Naman dun si Jobs. Nakakuha ni Jobs. Eh, sinasabi natin. Solo lang ata yun, no? Yung sinasabi natin kanina, paborito niya kasi oo, is strength hero. Oo. Na first blood niya, yung makunat na Underlord. Oo, walang kunat-kunat dito kay Jobs. Na dapat hindi na mamatay kung sakali. Pero diba? Hindi pa nila nirorotate si ano, si Enigma. Ice Ice. Mm-hmm. Nagganon, nag-jungle lang. Aray! Oh! Na sobra na. Sobrang competitive kasi nito ni Abed. Ang mga kalaban niya dati, mga taga Cavite, naging mga taga Southeast Asia, naging North America, bumalik sa Southeast Asia, di ba? So, hindi biro yung experience niyan ba? Ang sakit ng right click ni Jobs. Diyos ko po. 100 na lang HP. Grabe no, tiki-tiki lang to. Si Jobs, ang maganda nakukuha niya yung solo XP. Oo, solo XP nga. Early levels to. Di niya nilagyan yung tome. Talagang harassment lang siya. Soul Rip at saka... Asan na ba yun? Soul Rip lang at saka Decay. Ow! Munti ka na lang. Pero hindi! Uy, patay na naman. Grabe naman si Abe. Bad news yun for Zeus. Kakagamit niya na ng TP. And I think he needs to wait for like 20 seconds bago ulit makapag-TP or lalakarin niya. Oo. And dun pa lang, yung unang namatay pa lang siya, lugi na siya dun. Eh. Kasi, kaya tingin ko kaya din nila pinigtong Zeus para kumbaga malayo siya sa timing. Mm. Hindi siya basta-basta malalapitan, di ba? Eh, ayun. Malalapitan pa rin. Tingnan mo, walk out on yung Susuri. Dun sa gitna. So, yung level niya, level 4. Tiny on the other side, level 6 na. Two levels ahead si Abed dun sa kanyang katapat. And I think kailangan na ng rescue nung Zeus mid lane dito ng Gambit Esports. Oh, kaso ang pwede lang mag-rotate dito for now sa Gambit Esports, yung ano lang eh, mix lang. Mix kaso hindi rin, oh, tsaka hindi rin reliable masyado yung stun niya eh. Ito, si Abno yung respect yung pangalan, no? Ano? Alam mo, ito na siya eh. Nakina ko, namatay ka mamaya, re-respect ka sa akin. Loko ka, may respect ka ba? Feeling Chinese ka. Eto, Bounty Rune, nagkakuhan tayo rito. Yung Terror Blade, top lane, nahihirapan. Ay, sabi dito ni ano, Curious George, DK sana makunat. Pwede, pero mahihirapan kasi sa last hit yung DK eh. Kasi tingnan mo, etong ang ano, Zeus. Etong Zeus. Zeus na yan ha, may pang spam, sobrang dali mag-last hit niyan. Pero hirap na hirap pa rin against siya. Against Tiny. Oh, at saka yung Tiny din kasi, ano ba tawag doon? Mas lamang siya sa mga melee na kalane niya since yung 3 grab. Yung 3 grab. Automatic cleave yun eh. Automatic cleave. Tsaka ang laas ng, ano, ng attack niya. Pero actually at the moment ang nagka-count dito for Fnatic is yung kanilang harassment sa lane eh. Naharas ni Tiny yung Zeus. Yung Undying naman. Nakaharas din. Diba? Top lane. Naman nakakapag-farm yung Phantom Lancer freely. 29 and 10. Itong PL. So wala siyang contest dito. At saka yung ginawa nga ng Fnatic dito, Kuya Nick, nilagay na lang talaga nila sa jungle tong si Ice. Hindi na siya umalis dun eh. Tapos yung supports na lang, yung pinigyan nila ng XP sa bottom. Pero lane. Before we pursue ang ating mga bracket dito sa ating group, C yata to, Bracket of Death. Pakita nga natin direct. Kita mo yan, no? PSG, LGD, Fnatic. Hindi naman siya Bracket of Death actually. Tigers at saka Fnatic. So, ang two favorites dito, Fnatic at saka LGD. Oh. Ang Bracket of Death talaga yung group B na talaga na yan. Yo. Oo nga, EGVG, no? Grabe yung Aster, TNC. So, again, yung format natin dito, Alec, paano bang format dito? Yung top two sa group, sila yung mapupunta sa upper bracket, while yung bottom two naman, sila yung maglo-lower bracket sa playoffs natin, yan. Which is best of one. Walang elimination, pero seeding tayo. Importante na makuha mo yung upper bracket. You don't want to be on that best of one lower bracket. Diba? Oo, kasi best of one na lang yun eh. Oo. And tandaan nyo, ang major system natin, limang major na lang to.
So, pag napunta ka sa major, kailangan mo na kumuha ng puntos as much as you can. Kasi, malay mo, hindi ka na makabalik sa next two majors or next three majors, di ba? Oo, tsaka kasi ngayon, kunwari, kahit makapasok ka ng majors, hindi ka na pwedeng sumali ng mga minor. Unlike, kung gusto mo talang isugal yun, sobrang risky. Oo, risky din. Pero Tigers, nakunan na rin sa minor, di ba? So, meron silang 130 points na kagad dyan, pero sobrang liit nun. Kasi yung last place ng major na team, 75 points. Na kagad, di ba? So, kailangan mo na kumuha ng DPC as much as you can para sa TI9. Ayun ang target ng lahat. Malaking tournament sa... mundo ng Dota. Parang nakakatuwa, no? Kakatapos na ng TI8, pinag-uusapan na kagad TI9 agad. Hindi, ganun talaga kasi. Ganun talaga. Doon papunta eh. Ay, kumbaga, lahat ng Dota players, lahat ng pro players, ayun talaga yung pinaka-goal nila, no? Yung ginagawa nila ngayon, para doon. Para doon talaga. So, connecta yan. Yung ginagawa naman ni Eric, hindi ko alam kung ano. Ang daming galaw. Ayun lang. Okay. Schedule. Sorry, boss. Pero, 0-3 nga yung score natin. Lamang dito ng tatlong kills yung Fnatic. Good morning, Idol Sean. So, tropang Sean, nandito na rin. Mamaya, magkaka siya. So, ayos yan. Grabe nga yung ibang viewers, Kuya Nick. Sabi na, uy, yung Team Nolipad pala yung magkakast. Ganun na. No Fly. Team No Fly. Kung merong Team No Tail tsaka Fly, sila yung shortcut No Fly. No Fly. Pinagdugtong. Sakto talaga yung t-shirt niya. Hashtag Pilipinas. Solid. So, ayan. Ito yung network natin. Alagwang-alagwa yung mid lane ni Tiny, no? Apid. Oo, at saka tingnan mo, Kuya Nick, yung Zeus. Oo. 1.6K. Ang baba ng network niya. Mid lane niya, ha? Masuyaman pa yung Dark Willow. Meron po tayong 1080p sa Tamago, pero po, iiyak lahat. Seryoso ba nag 1080p kami? Kasi hindi kakayanin ng bandwidth ng ibang mga tropa natin na medyo yung internet is hindi kabilisan. Ha? So, this is the parang break-even na pwedeng panooran ng gusto ng high quality at saka ng gaya na magnanood din ng maliit. Okay? So, hopefully you understand. Galing ko mag-explain, Alec, no? Oo. Oh, ah! Si Elo, di kaya ni Elo yun. Siyempre, Kuya Nick. Uy, thank you kay Tinta GG. Nagpaula ng saging. Ayan, galing ng ESGS din yan si Tinta GG. Ay, oo. Oh. Nandun din yan, nakita natin yan. Moderators natin yan sa mga Twitch dati. Ay, Twitch dati pa lang. Oo, nakikita ko na nga siya dati pa. Pero huwag na kayo mando sa Twitch. Rinamot ko lang saglit. New comments. Pero ito, hirap na hirap si Susu. Ganyan talaga paglasing ka eh. Kagabi kasi, alas 4 na umuwi yan eh. So yun, napapahirapan siya. Pero speaking of pahirapan, ice. Pero lalaban with the black hole. And then eto pa, yung Shadow Realm, ang sakit. One down, afterlife. Will he go down? I think so. Double Grabe kill naman for DJ. Yun. Pero ang galing din ng black hole ni Ice, no? Yung nasa pinakadulo lang ng black hole. Pinaka-edge. Pinaka-edge ng black hole yung dalawang ang tawag doon, hindi nagpanic. Kung ako yun, medyo patay na yun, no? Sir Mike yun, sinigawan na yun. Oy, yan na. Napraning na yun. Pero mid lane, delikado pa isos dito, ha. Makakastan lang to nung, ano ba yung bilang niya, no? Ni Dark Willow. Curse Crown. Oh, Curse Crown. Ayan na nga. Ayan na nga. Pero may backup, eh. May backup. So, out muna tayo rito. Sabi ni DJ. Pero yung net worth, top 3. All coming from Fnatic. So, siguro halos lahat naman na viewers natin. Ang ano nilang manalo is Fnatic. Kasi... prediction nga ng caster. Caster's prediction, Derek. Patingin nga. Pare-parehas lahat. Pare-pareho. Walang naiba. Walang naiba lahat. PLGD, Fnatic, Virtus Pro, tsaka Forward Gaming. Walang naiba. Kung meron siguro may iba dyan, si Sir Mike lang. Diyos ko po. So, yan yung caster's prediction namin, mga chief. Pero ito, naka-smoke up. This is Tiny gustong gumalaw. Hindi pa sapat sa kanya na dominante siya sa lane. Kailangan may iba pang lane na pwede siyang bossitin dito. Eh na nga yung gagawin niya. Underlord ang target. Oy! Ayan na yung ultimate. Pero ito yung blink ng Tiny. Meron na kagad siyang dagger. Na, kaya pala. Ano yung SS naman no, nung Dark Willow? Terrorize. Terrorize yun. Tagal ko hindi na nakakas yung Dark Willow. Ngayon na lang ulit. Ngayon na lang ulit. Ayan na yung first crowd ulit. Avalanche. Kakailangan niya ba? Toss. 3 grab. And then Tritos, another double kill para kay DJ. KS na, I'm sorry.
Another KS by DJ, no? Char lang. Gagalawa nung Enigma, gagalawa nung Tiny, pero siya yung kill. Mahusay. Pero maganda din kasi itong Dark Willow kasi kaya niya mag-solo heal ng core. Lalo na pag mataas yung level. Ayun. Ano yun? Ano ba? De, para lang mag-firestorm, para makadepensa. Pero basag pa rin yan, alam ko eh. Pero mid lane. Nagpakit lang. Hinaharas nila rito yung Phantom Lancer. Hindi rin nila na-depensa yung Tier 1 Tower. Yung sayang ramdam yun. Ramdam din kasi ganitong Gambit Esports yung pressure. Kung maga, alam din nila na itong Fnatic, top 1 team dito sa C. So, kabado sila. Top team ng Southeast Asia nga yan. Tier 1 team. Hashtag. Oh, at saka yung previous matches kasi netong netong Gambit Esports, Kuya Nick, puro sila 0-3, 0-2. So, siguro ano na rin yun eh. Kumbaga nakakababa ng moral. Pero if ever kailangan mong pataasin yung moral mo, it is this tournament. Major. Limang major lang yan. Kasi and, galing silang ano ha, open qualifiers. Tandaan mo, lahat ng CIS na qualifier, hindi kayo yung mananalo. Kasi maraming malalakas sa CIS. Fly to Moon, tapos sila yung nakapasok ngayon. Sila, kasama yung VP. So, yun, kailangan nilang pahita. Yun lang. Masakor. Nayari dito. Eh, ito kasi, umihingi ka kasi ng respect eh. Ito, itong, si, ano, itong Nexus Assassin, si King R. Binigyan ka tuloy. Pero yan, vendetta yan, si respect oh. King R. Ayan yung Carapace, Impale, Firestorm, Enigma, may pang-sustain pa rito. Nakakuha pa ng mga Pit of Malice. And then, the Thunder God's Wrath. First kill on the board. Afo Ninja with the kill. So, something positive para sa struggling early game ng Gambit Esports. Oh, at saka, ang maganda naman for Gambit Esports, hindi namamatay yung Terrorblade. Mga sir, si King R po, Russian. King RD, Pain Gaming. RD Rogacion, Tier 1. Okay. Para klaro lang tayo, ha? Para klaro lang tayo. Para klaro lang, ha? 1-8 tayo. So, ayan na nga po. Pero, Alec, yung mga binibiro ko sa stream, mga close ko lang yun. Di ako nagbibiro ng di ako close. Mamaya, abangan ako sa labas. Mahirap na eh. Ito na nga po. Versus sa may mid lane, tsaka bot lane, itong Fnatic. Game number 1 pa lang po ito, mga sir, ha? Game number 1 pa lang. King Armel daw. Uy, merong vendetta. Dalawa! Uy, Tiny ang gusto nila. May strict to. Ata damage nila. Yun lang, na-terrorize. So, kailangan nilang bumaba. Tier 2 tower nilang bot lane. Ang pag-aaksaya ng panahon netong Fnatic. Uy, yun lang! Sobrang malas naman nun. Lumabas siya kung kailan nag-backstab, no? And, eto, si Afterlife. Kita kita talaga Afterlife. Nilima na ng Fnatic, no? Kita mo 15 minutes, 8K network lead. So, around 4,000 net worth advantage per minute yung nakukuha rito ng Fnatic. And then, pa-Echo Sabre na rin yung Tiny rito. Yung sahip na niyan. Ang pwedeng gawin naman dito ng Gambit Esports Clinic, pwede nga nilang limahin din, kagaya ng ginagawa ng Fnatic. Maghanap sila ng siguro isa, dalawang heroes. Pwede na yun. Paunti-unti silang makakabawin. Pero, kasi mataas yung net worth nito mga Fnatic. Tandaan mo, Alec, kahapon tayo rin nagkasun. Terrorblade din yung VG Gaming. Kahit na struggling sila sa early game, naibabawi nila ng late game. As long as hindi namamatay yung Terrorblade. And dito sa game na to, hindi pa naman siya namamatay. Pero kahit di naman siya mamatay, pinupush na sila rito. Tier 2 tower, oh, inuubusan na sila. Under 20. Uy, nakasulit pa yun, oh. Uy, nakakuha niya Echo Sabre. Patay naman dito yung Underlord. Kakabuhay lang, patay. Ano na item nun? Ayan, Hood of Defiance. Pero kahit na Hood of Defiance, chinichicharon sa rito ng ano, Fnatic. Oo nga, no, kung tutusin, hindi naman... So, ano to? Ah, headset to. Dumating na yung headset ng Sanova yata to. O, Sanova. So, meron tayong package na dumating. No. This is, pamingin natin to ng ano, ng this tomorrow, Sunday, party of Sunday. Pinadalan din na tayo ng tatlong headset from Singapore to. So, tomorrow yan, abangan nyo yung ano natin. Men, di ako nakangiti nung kinuha ko to. Trabaho to. Diyos ko po. Pero tomorrow, party up Sunday sa Mera.us. Kung gusto niyo maglaro with us, be sure to send request na, ha? Hi. Pero ito,
Let's do this. Eto na. Makukuha niyo ba yan? Masasolo kill ba niya si Jeps dito? Hindi, no? Hindi. Sobrang kunat eh. Sobrang kunat. Oops. Eto muna. Shoutouts muna tayo sa YouTube. Ay, saglit lang. Eto naman. Naku. Kaya ba? Kaya ba? Maka. Ay. Yun. Almost, but not quite. Shoutout. Isang mabilis. Aling, ikaw magbasa. Sabi dito ni Keth Loyola, hindi ako makapokus sa panonood, nadidistract ako sa cast. How can you say na si Alec siya nadidistract? How can you not say na sa akin siya nadidistract? Ay, gano'n. Malay mo, sobrang pogi ko. But Alec ang ginalagay dyan, ha? Keith Loyola, aantayin ko yung reply mo kung si Alec ba yan o sa akin, ha? Okay, so... Yun lang. If you want your shoutout also to be featured, comment dun sa ating mga YouTube comments, I mean, videos, and click subscribe. Okay? Ako yan, Alec. Huwag kang mag-feeling okay dyan, ha? Ako yan, ha? Ako yan. Nagpanino, nakinapala na yun, no? Pero eto na yung smoke, Alec. Alam nila na merong nagpa-farm na Terror Blade. Ay na, gusto nilang huli yun. Merte. Nabugaw pa nung ano, nung... Ni Vanscore. Namatay na yung ano, Terror Blade kung hindi nagpakita pa si Vanscore, no? So, hindi pa rin. Itong gambit for that. One smoke, rotation for their fifth position support. Pwede pa to eh. Kasi kung titingnan mo, Kuya Nick, 7.4k net worth ng Terror Blade. Hindi masama. Hindi ganun kalayo. And yung teammates yun naman, nakakabawi since meron silang pang-clear ng wave. Zeus yan, at saka... Pero ang tanong dito, kung... ay, ang tanong tuloy. Ang ano dito is, kapag nakapag-BKB na si Tiny and yung Enigma, wala na masyadong damage eh. Kasi itong... Firestorm ni Underlord, yung skills ni Nyx and si Zeus. Ano sila eh, magical damage. Kumbaga, pag nakapag-BKB na tong Fnatic, ang aasahan na lang na damage ng Gambit is yung Terror Blade. Perfect example, yung Terror Blade kahapon ni Gabi. Ang kakampi Magnus at saka Weaver ni Kuku. Diba? Ang soul damage nila no, na right click is yung Terror Blade lang. Diba? Hindi kinaya. So, pero ito, may nagka-curse crown ako ron, pero maingat yung position dito ng Gambit Esports. No, tsaka tingin ko hindi naman agad makakapush tong Fnatic dahil grabe nga yung ano, yung pang-spam. Oo, clear wave. Ng Gambit. So, mahirap mag-high ground. Ano nga. And hindi rin agad mamamataya kasi meron silang Dazzle. Oo, Dazzle. So, nakasalalay talaga to kaya ano rin eh, Enigma eh. Pag maganda yung bitawan niya ng black hole, di ba? And na-clear niya yung either one of the two, Terror Blade or Dazzle. Pag napatay yung Dazzle, easy kill yung Terror Blade. Pag napatay yung Terror Blade, no damage left, di ba? So, either of the two, makuha nila, ma-focus fire nila. Shoutouts nga pala kay Paul Santiago. All morning star, focus fire game. Oy, bot lane, nayari yata. Si Abed, streak yan, ha? Ganda ng pang ito. Pero Rice, eto na nga. Pero Vanscore, pumutok kay DJ. Black hole, gagamitin ba? Hindi na. Tinanggap na nila yun. Ganun-ganun lang yung, ano, no, yung trip ng Gambit Esports. Pero kung tutusin, maganda rin yung lineup nila na meron silang yun nga yung pauwi ni ano yung Uber ni Underlord para maka-split push din. Oo, at saka kumbaga pag alam nilang lugi na tayo, pwede pa silang mag-out. Hindi kagaya ng ibang team fights na pag andun na kayo, hindi na kayo makakaalis, di ba? So kulub na kayo ron. Oo. So eto naman, maganda yung ay nakapag Shadow Realm. Etong Dark Willow pero di nakatakas Firestorm pati yung G-Bolt ng Mega Zeus. Kill yun, no? Ang laki na nakuha niya ron. Dalawang double kill tsaka isang solo kill dito. Yule Scepter naman ang next target nung Zeus. Hindi ganun karami yung item, ha. Compared mo yung kay Abed, mid laner, Echo Sabre, Blink Dagger, pa Shadow Blade pa. So, kita mo yung disparity. 10k net worth, 7k lang yung Zeus. So, 3k. And then, eto pa. Solo kill coming from Abed. Nakuha niya na rin kasi yung ano. Sabre. Kanina kasi napatay yung courier. Oo. So, na-delay yung Sabre na yan. Pero, 2-13 yung score natin dito. Pag nag-ano to, 23 at saka 2, baligtad na 3-2-2. So, yun yung inaantay ng mga viewers dyan. 3-2-2. Ayun nga yung
laging inaabangan ng mga viewers. Oo. Kasi minsan lang eh, kumbaga, nafufulfill sila rin eh. Nice. Pero wala naman talagang additional ano. Oo. So, again, Sir Mike Place tayo. Yan. After ng Kuala Lumpur coverage, Sir Mike Place. Kapo nag-Sir Mike Place kami. Bumalik na siya sa rank niya. Anong oras yun? Alauna yung medya. Bumalik na siya sa rank niya after losing sa Divine. Nanalo siya easy win. Walang challenge. So, mamaya ulit, Facebook ni Sir Mike, mag-like na kayo ron. Pero ito, back to the ball game. Roshan, kinukuha, walang contest. Alam nila hindi kaya eh. Alam dito ng gamit na hindi talaga kaya. Ito yung experience ng Fnatic. Na, alam nila kung kailan pwedeng-pwede na nilang i-take yung rush na... Pinusisyon nila yung sarili nila na sobrang lamang nila na pag nag-roshan sila, kahit lumaban yung kabila, lamang pa sila ulit. Oo, diba? At saka alam din nila na malayo yung ano, malayo yung heroes sa ng Gambit. Oo. Since nakita rin nila na nag-push doon sa may bottom lane. Kasi kadalasan nakikita rin ni TNC, di ba, kahapon nagro-roshan sila, medyo alanganin, may contest pa, may kaba pa. Pero ito, kahit lumaban, mas masaya ka pa pag lumaban yung Gambit kasi alam mong kukulangin sila rito. Hahapuin sila, pero yan, kumukuha na ng tier 2 tower. Oo, at saka sobrang na-dominate din kasi, lalo na yung na-dominate ni Abed yung lane niya. Eh, yung Zeus, isa din sa damage dealer, sa magical damage ng Gambit. Pero, may tanong ako rin sa'yo, Alec. Kung ikaw yung Gambit dito, anong call mo? Kung bagay ikaw yung Gambit, syempre di pwede suko to, makalagat ng tournament na to eh. Kagaya nga niyang ginagawa ni yung Terrorblade, tsaka ni Underlord, split push muna. Oh. And sa pag nag-high ground tong Fnatic, kaya nilang labanan eh. Uh-huh. Kasi itong Enigma, since wala pa naman siyang BKB, marami pa silang meron na, meron na. Ay, meron na ba? Yan. Ay, wala pa, wala. Malapit na, malapit ayan lang. So, yun nga. Doon sila mahirapan kasi wala nang kakancel ng ano, BKB ng Enigma. Ng Black Hole. Pag nakapag-BKB na. The only thing that they can do is to grave kung sino man yung importanteng hero na mahuhuli ng Black Hole. So, let's see kung ganun yung mangyayari. Pero, effective naman yung split push ng Gambit dito, na force nila yung rotation din ng side ng Fnatic. Kahit may AG sila, hindi ginagamit for the high ground at the moment. So, pasigurado din kasi itong Fnatic, gusto nilang maka-pick off muna na mag-transition sa high ground push. Oo. Hey, pero sabi rito, si Kiki nanonood ha, pero yan, wala nang mana. Wala rin dazzle dito, hinahabol itong si Terrorblade. Let's see kung makakatakas ha. Tumatakbo silang dalawa. Shadowblade yung Tiny, yun lang. Hindi na yata nakita yung Terrorblade. Ang bilis ng takbo, yasha yan yun. Avalanche. Random Avalanche. Pero hindi. Pero ang swerte nun ah. Eh, doon siya nag-random Avalanche. Wala na siyang mana, tapos nakataas pa siya. So talagang lahat sila protect lang talaga sa ano yun, no? Sa Terrorblade. Oo. Ito naman, kita mo ko yun ako. Ano ba yun? Yun. Grabe, easy man yun na para kay Tiny ni Abed ha. Weekend hindi sick already. Hindi ka na talaga makakapag-rate. Namatay na ba yung Tiny? 7-0 and 3. Yung Tiny rito ni Abed. Ay, yung ano, Terrorblade ko yan. Terrorblade naman dito, it's 0-0-1. Pero okay ka kung ganyan ka, basta nakakapag-farm ka. Oo, as long as may XP, may... Oo. Yan. Oh. Akala ata hitter siya. Tinabihan yung Tiny, ewan ko. Ba't ganun? Wala na siyang ano eh. Wala na siyang pupuntahan. Eh na, high ground na rito yung Fnatic. BKB, Blink Dagger na. Oh. Ang ganda ng timing ng items ng Fnatic dito kasi pagkakuha nila ng Aegis, sakto rin na may BKB na itong si Enigma. Walang pipigil ng Black Hole nga. Katulad na sinabi ni Ali kanina. Meron ang makakapigil sa Black Hole, sarili niya lang. EXH na. Meron pipigil ng Black Hole, di ba? Sarili niya. Sarili niya lang. Oo. Oh. Kami yung EH niya, di ba? Pero, eto. Meron pang tomb. Paano mo papasukin yan, no? Basag-basag. Kahit yung Willow, ang hirap patayin eh. Kasi merong Shadow Realm eh. 45. Uy, yun lang. Pero top lane, kita mo. Ayan, ang discarding Marino. No? Tier 3 for a tier 3. Nautakan yata ron ng Gambit. Etong Fnatic. And now, tier 3 tower makukuha. Merong ano eh, catapult eh. So, deny talaga ang mangyayari dyan. Nakauna pa sila, no? Oo. Sabi ko sa inyo, marunong lumaro ng Terrorblade. Itong Gambit Esports. Yung Terrorblade kasi pag lugi ka, ang... Oy! Gustong mag-grave eh.
Siya pa yung nahuli mag-isa. Nakapag-grave pa. Uy, hindi pa namatay. Wala pa nga namatay dun. And ito pa lang si Afterlife. Pero okay ka dyan. Nakuha mo yung tier 3 tower, yun. Ayan pa, nag-TP sila. Nilabanan. Si Jabs, nahuli. Pero delikado. Sumobra yata sila. May time na eh. Katulad yung sinasabi sa'yo ng mama mo nung bata, kasobra ka na. And yan, makukuha yata si King R. Nakapagkaarap isa, pero still, Avalanche on the way. Toss na muna. And then, eto na rin yung Shadow Realm. Mamamatay rin dito yung nagsasasin. Pati si Vanscore, bot lane, napatay rin ng Phantom Lancer. Kita mo naman yan. Hi. Pero maganda yung ano ah, maganda yung plano ng Gambit doon. Sumobra lang. Oh, nauna siguro napalaban sila eh. Oh. Pinatay si Jabs and andun pa rin, andun si DJ. Hindi lang nila na anticipate na nakapag-TP na pala tong Tiny. Pa. Kasi yung Tiny talaga ay yung for now ay yung pinakamasakit na damage dealer ng Palastic. Uy. Jumibol sa may iba, pero edit na yung backup niya. Kailangan umalis ng MP niya. Naka-Shadow Blade naman siya. Tier 3 tower also goes down. Plano siguro ng Gambit dun. Pigilan nila yung TP nung mga nasa may bot din na nag-engage. Pero ang problema, nakapag-TP. Oo. At saka ano rin kasi, namatay na rin yung... namatay na rin yung... Ano to? Si Underlord. Yun sa bottom lane. 3 and 18 is our score. Paaga ni Scepter na yung Zeus. Malaking tulong rin yan if ever. Yung Nimbus ng Zeus. Para dun sa mga push. 3-18. Hindi man natin nakuha yung balik na 3-2-2. Pwede natin makuha yung original na 3-2-2. Pero eto. Vendetta yung Nyx. Wala silang Sentry Ward. Wala pa rin namang Roshan. Kaka-expire lang ng Aegis. Let's see kung may mahuhuli silang Kilogo. Alam nilang i-split push yung ano eh. Yung Gambit eh. Iniano na anticipate na nila eh. Phantom Lancer ni MP already on its way to a Heart of Tarrasque. 28 minutes. Heart, Hood of Defiance, Defusal, pati Shadow Blade. Sobrang bilis niyan. Oh, pero yung build niya kasi kuya ni more on defensive items. Mm. And kanina kung napansin mo sa ano bottom lane, napatay nila yung Underlord. Ang tagal. Oo. Na kung iisipin mo, ang yaman niya, pero ang tagal niya pang patayin yung Underlord. Kasi other Phantom Lancers will go Defusal, Manta, Butterfly, BKB. Siya, diba? Nag-hood pa. Hood tapos, and Taras. Mm-mm. Pero ang hirap niyan. Yung papatay mo illusion, di ba? Oo. So, eto namang sining sa Assassin. Level 12 pa lang. So, tingnan mo natin yung level gap dito. Ah. Leracy. Yan, o. Oh. Uy! Baka may isama mo daw si ano rito, DJ. Kita mo naman, batang Marikina yan. And eto na yung mga follow-up ng batang Cavite. Sa'yo, Marikina. Akin ang Cavite. Ayan na. Uy, Tinos. Sige, sa'yo na pala yan. Sabi rito. Filipino connection. The Pinoy connection. Oh, kung may respect ka pa dyan, ha, sabi ha. Eto pa. Sige, Unsquare sa likod. Makapag-rave ba? Hindi pa nakapag-rave. Delikado pa si Tasap dito. Diyos ko po. Ayan na nga, Underlord. Gusto nga yung ulti niya. Ayan na, taga-save lang. Ayan ang trabaho niya, Ayan ang trabaho niya. Kulit lang ginagawa, no? Tanggap na nila. Marikina Pride po yan si DJ. Si Aben naman, ano yan, Batang Cavite. So, para lang sa ikaw. Ayun na, malapit na Kuya Nick yung iniintay na 3-2-2. Oo, 3-20 na ngayon. Tagasundo lang doon yung ano. Tagasundo lang. Sinundo ng ano, grab. School bus lang. O nga, ano. So, ayun, kita natin. Ganun talaga yung gagawin nila. Yung Underlord kasi. Maliit yung item rito. Crimson Guard, tsaka Pipe siya, pero unti-unti nagkakadamage yung kabila. And eto namang damage nila, medyo payat pa to, yun. Oh, at saka kaya pa siya i-burst ng Fnatic, eh. Kailangan niya pa ng more stats. So, 2 kills na lang sa 3-2-2, pero let's see. Pupush pa rito ng tier 3 tower. Etong Fnatic, may nakapush na Creepwave, top lane, para kay Gambit Esports. That's what they can capitalize. Pero hindi, oh. Pupuerto na sila rito, yung Rax sa bot lane. 45 has been popped. Buhay po limang heroes ng Gambit. Pero what's the plan for them? Terrorblade already positioning himself sa may top lane, Alec. Hindi rin kasi nila kayang labanan ng 5v5 ko yun. Ayan lang ha. Tsaka naka-BKB na rin si Abed at tsaka yung si Isaac. Backdoor protection already turned on. Yes, spam lang. And Terrorblade closing to his objective sa may top lane.
So, maganda yung hold na. Tama ka ron, sinabi mo kanina. Merong mabilis na clear wave. Itong Gambit Esports. Firestorm, Arc Lightning. Kapag nag-level 25 pa yung Zeus. Oo. Kahit na nerf na yung talent niya, masakit pa rin. Sa mga tanong po, ito po yung sinasabi ni Ale. Yung plus 155. Dati kasi 300 yan, di ba? Ay, hindi. 175? 175, oo. Kasi ang bilis lang ng cooldown nun eh. Ayan nga yung Ale namin. So, eto mid lane. Parang discard dito, Tiny. Ano ng item mo? BKB. Nadagdag sa kanya. While Phantom Lancer, after his Heart of Taras, will go for it. Meron na Silver Edge yata ito. Pakompleto na. Ayan naman, pak! Si Jobs nakakita ron. Ayan, nakas to. Punks. Binilangan. May detection ba sila? Meron itong detection. Si Jobs, merong Sentry Ward. And Flesh Golem ginamit. May test. Wala, patay yan. Nanghagad ka naman doon. Ginamita na sila eh. Kung advance utak mo, mas advance utak nung dalawa na yun. Ay, ano yun eh. Oop, and pa. Nahuli stop lane. Terror. Uy, nakapag-thunder pa. Pero, wala naman threat eh. Phantom na, Lancer. Ayan na, Kuya Nick. 3-2-2 na nga. Ayan na nga. It's real. Labas, BYB. Ayan, tagasundo ulit. Susunduin ulit siya. Yung Terror Blade dito. Automatic bodyguard lang siya. Ang maganda dito sa Gambit Esports, hindi na siya kayang isolo kill ng ano. Yung Terror Blade, hindi na siya kayang isolo kill ng Tiny. Kagaya nun, na kaya nag-back na rin nun si Abed kasi alam niya. Kumbaga ito yung mga taong marunong tumansya na kahit, alam ko kahit ibigay ko lahat dyan, kukulangin ako. May hugot pa. Pero saglit lang mga sir. And habang wala pa push dito, be sure to subscribe and support our YouTube pages. Lupon, WXC, pati Team Surewin. Kuya Nick, ba't dalawa YouTube nyo? Gusto nyo ba ng pera? Una, oo. Sino bang business ang ayaw ng pera, di ba? Pangalawa, yung, saglit lang, patay yata rito. Ayan na nga, isang mabilis lang yun. Lupon, WXC, yung mga replays. Uh-huh. Yung mga content na i-shoot, pati yung Sir Mike Place, nasa Team Surewin, para po, hindi maguluhan yung mga gusto makapanood ng vlog. Okay po? Para madaling hanapin. Madaling hanapin po. Gusto ko manood ng replay. Lupon WXC. Gusto ko manood ng vlog in Sir Mike Place. King Sherwin. Okay, basic. As simple as that. And ganun din yung Roshan dito. Wala pang sobrang short yun. Sobrang bilis lang. Wala pang short yun. Second Roshan na. And tingnan natin kung makakabasag na sila sa wakas ng ano, Tier 3 Tower. Meron na. Baba. Ay, baba. Tier 3 Tower lang. Pero wala pang yung rocks. Wala pa. So, naunahan pa sila ng Terror. Paano ba pag si Alec ang gusto ko mapanood? Ginagawa mo na ngayon. Pinapanood mo na siya ngayon. Totoo. So, eto. Diyos ko po. 3-2-3. And then, ayan yung parang 3-2-4. Next Assassin Ghost Dot. Pero ayan na, siya na naman nakaligtas. Oh. Pero hindi pa rin namamatay yung ano, Terror Blade. Ang tibay din. Pag si Eric ang gusto niyo panoorin, sa tulpo. Yung dinimand ng babaerong ano, babaerong ama. Ayun lang. At natawa na kanin siya, no? Ano, Eric? Pero ayan na nga po. So, Gambit Esports. Paano kayo ang payat din ng item ng Terror Blade, 35 minutes na yun, no? Kanina pa siya free farm eh. So, hindi ganito yung Terror Blade ng Vici Gaming kahapon, di ba? Paratsi, di ba? Ayan na, may bot lane. May threat na naman. Kumbaga kahit nakakasabay siya, yung Terror Blade usually mas mataas yung network sa gantong ano, kahit lugi. Oo. No? Gaya nung sa VGTNC, yung nag-Terror Blade si Paparazzi. Paparazzi. Pero yan, nakita na yung posisyon ng Enigma. Si Ice ang trabaho niya. Top lane, nagka-contest, MP, pinofocus. Pero Heart of Taras yan, kailangan nyo ibigay lahat pare, promise. Pag nakatakas yan, 5 seconds, re-regen niya lang yan. Ayan na nga, nakatakas. And Heart of Taras regeneration already will pop. Sobrang laking tulong for MP. Pero hirap silang umangat eh, no? Oo, kasi itong PL ko yan, hindi naman talaga siya yung tagabasag . Ang tagabasag talaga dapat dito si Abed. Ayan na nga. Diyos ko po, nakapag-avalanche pero hindi siya nakapag-follow up ng yung setter. Hindi niya napapin-BKB niya eh. And eto, grave sa sarili. Kung napap ni Abed yung BKB niya yun, pwede niya sundan yun eh. Pero eto na. Yung bot lane ang target nila, 45 has been pop. 3 toss, nandyan, 45.
magsusurvive ba yung kanilang melee racks? Alam nilang walang enigma eh, kaya medyo palaban tong Gambit. Ayan, dininay pa yung melee racks. Pero out din muna si Emperito. Refresher orb na yung enigma. Ayun pala yung kinukuha niya dun sa top lane. Top lane. Nag-farm lang muna si Ice. Maganda rin kasi siyang stronghold dun eh. Hindi mag-aasim yung Terror Blade. Oo. Kasi kung mag-i-split push man siya dun, siya lang mag-isa at saka nagsasasin. Pwede-pwedeng black hole yung enigma. Oo. Diba? So, ayan. Kita natin yan, mga sir. Ang next item yun, hopefully, Aghanim Scepter, no? Sobrang sakit na nun. Yung, ayun ba yung, ayun yung... Beta process. Ano? Ito rin, pangatlo yung... Beta process. Midnight Pulse. Ayun, midnight Pulse. Pero napatagal pa yung laro, no? Sobrang dominante ng early game ng Fnatic eh. Mga games na nakakast ko kasi ngayon, Kuya Nick, sa early game, ang lamang lang mga 5K. 5K net worth kanina. Almost 10K early game. Tapos tumatagal yung laro. Sino kasama mag-cast nun? Ugat-ugat mo tumingin. Ikaw naman. Wala mo ako sinabi pangalan. May nalaman lang ako, Kuya Nick, sa mga viewers eh. Yung long game siya. Long game siya. Merong bad luck pa tayo, merong long shot pull, and naman long game siya. Yun lang. Kala mo, Chinese din si tropang siya, eh, no? Pang late game. Uy! Ginamit yung refresher orb dun. Uy! Watay pa rin siya ron. Sinapak ni King R, respect. Di natin nakita yung nangyari dun. Hindi pa natapos, ha? Hindi pa natapos. Alam niyo yan, mga sir. Nahihirapan kumuha ng objective yung Fnatic dito. Parang nangyari doon, namatay siya, no? Baka siya yung gumusta, no? Siya yung gumunong Terror Blade. Akala niya mag-isa lang, tapos nalilig yung sasasin, no? Siguro. So, yun yung nangyari. Tapos nakapag-Sunder siguro. Nagamit ba yung Sunder? Meron pa Sunder, yun. Ha? Terror Blade. Ayan na, nakakabawi na. Pag siguro lumamang yan ang sabihin natin mga 5 to 10K yung lamang niya. Natinipan niyo. So, yung iba kasi, pagka pinapatay mo, titipan mo yung napatay mo, di ba? Siya, napatay mo ako. Well played, ganun. Parang, no? Ang mindset niya, isis niyan, bihira lang ang mga tao nakakautak sa akin. Kasi dahil dyan, I realize mautak, no? Dahil dyan, I give you my respect. Yan! Speaking of respect, ha? Speaking of respect yun. So, 4 and 24, yung score natin, hindi talaga makatuloy rito yung Fnatic ng push. Saan na naman gumatala yung Fnatic dito? Yan, nag-expire na naman yung Aegis. Ito, malupit to si King R, yun. Mahusay. Dora-dora lang. Ayan na naman. Pang ilan niya na lang. Uy! yung bato yung ano niya. Kahit nakabendeta ka, di mo mawanit yung bato, uy. Yan na lang si Nixasin, makakasalubong niya. Patay yata siya, yun yung Usepter, and then the Impale. Firestorm nandyan din. Blink, ganun black lang, hole, no? Pero hindi mamatay. Ayan. Iniwan nga. Ba't hindi nasama yung... Na black hole eh. Naka-forward yung dalawa eh. Kumbaga kami, naka-forward kami ng Kuala Lumpur. Yung dalawa na iwan eh. Yun lang. nakabawi, Eric. Nakabawi. Nakabawi. Na real talk eh, no? Yung dasil. Pero okay kayo na kung ikaw yung gamit ah. Black hole yung nagamit eh. Wala, dazzle lang yung namatay doon na. Nakuha nyo rin naman yung yun lang. Ang sakit! Patay yung Undying na high ground sila rito. Dasak! Galit na galit! And then si MP, wala ng Aegis to. Doppelganger out, pero may Yule Scepter. Meron man doppelganger ulit, pero yung Tiny may Avalanche. Pero, marami dapat silang pwedeng patayin doon eh. Ang ganda nung free hit na ginagawa nung Terror Blade. Oo, at saka grabe din kasi yung reflection. Ayan na, nagalit na rin yung enigma, naka-black hole, bumikin. Ay! Walang grape! Ay, naka-cancel yung ano. Naka-cancel, hindi siya nag... Ba't naka-cancel yun? Hindi nag-BKB! Nag-BKB mo na siya rito eh. Naku po, bad news to para sa Fnatic! Nag-BKB siya rito. Nawala yung BKB. Hindi siya nag-BKB ulit bago mag-black. Oo. Yun lang. 8 and 25 is our score, Fnatic. What's going on? 5 seconds na lang yung yung BKB ng Enigma. Eto na nga. Binibigyan na ng opportunity. Etong si Gambit. And the Tier 1 Tower, ang target nila. Terror Blade naman. Ang kanyang item progression. How are you, my boy?
on its way to a butterfly. Diyos ko po. Kakambak pa nga yata dito. 8.25. Iba talaga ang presensya niya, no? Long games, ha, no? Nangira lang. Steady ka lang dyan, idol, ha? Kaya na si Abit gusto nung pensa, pero wala, mahirap nung pensa. Uy, Kuya Nico, maganda yung tanong dito ni Agent. Basta yun na lang. Kuya Nick, may bala ka ba bumuo ng pro team? Oo. Lechon eating contest. Hindi pala Dota. Wala tayong... Mahirap kasi pag gano'y. Mahirap, kasi sabihin bias pag kinas. Oo, no? Tama. Oh. At saka, yung pro team na inisip natin dyan, sayo mo ng limang player yan. Limang PC agad yan. 60,000 isa. Magkano yung times 5, oh, di ba? Nasa ano agad yun? 300K agad yun, di ba? Papakainin mo pa yan. Hindi naman kuting yung papakainin mo. Oh. Di ba? Meat lover yun. Mga malalakas pa kumain. Buti sana kung vegetarian na lima yung papakainin mo, madali yun, di ba? So nga pala guys, Tigers versus PSG LGD, nanalo yung LGD. So 1-0. As expected. Pero yun ha, para sa mga curious dyan, gusto ko nang mag-quit ang trabaho, gusto ko mag-invest in making a pro esports team. Mahirap. Hindi naman mahirap. Magastos. Para magastos. Para transparent lang, ayun yung mga gastos. Hindi naman pwedeng tatlong PC lang bibilin mo, di ba? Tapos yung dalawa, sa shop na lang. Eh, di ka na nag-bootcamp. Usually din yung mga teams ngayon kasi may mga coach, bootcamp, may managers. So, kung di nyo gagawin hindi yun. Hindi na kagaya nung dati. No? Kung di nyo gagawin yun, lamang nakagad sa inyo yung merong gano'n, di ba? Yung may budget, may pang-budget ng gano'n. Sabi dito ni Curious George, walang damage si MP, kaya tawag sa kanya MP Lights. Nagjo-joke umaga-umaga, Sige, okay lang yan kasi umaga pa naman. Pag nanalo rin tipa natin yung emplace, papalo ko sa ulo mo, ha? Hindi na, tropa ko yan. Tropa ko yan. No, Curious George. Curious George. Pero, ayun, Virtus Pro 1-0 din. As expected. As expected. Roshan, ito, may refresher short na rito. Sabi dito, ano ba natin kinakain yung TNC? Nahayari yan naman yata rito. Hop. Kuya Nick, paano ma-return ang investment nun? Pag nanalo. Oo. Diba? Ganun talaga eh. Pag nanalo lang talaga yun eh. Eh kaso hindi rin basta-basta. Oo. Hindi mo rin basta-basta mahanap yung perfect na chemistry ng mga players eh. Uy, yun lang. Uy, tuling. Ala, respect. Respect. Respect ko. Tuling. Delikado pa sila ngayon dito. Enigma Black Hole. Uy, patay rito yung uy, ano yun? Uy, ubus yung germs. Meron ba na Black Hole? Wala, no? Wala. Parang, no, hindi ako makapanyawali. Ice, magkakamali. Namamalik mata pa ako. Kaya hindi ko binash eh. Hindi namatay na yung ano eh. Oh. Yung Nyx. Pero, isang mabilis lang instant replay, ha? Pasensya na kayo, ha? Patay na eh, bago niya i-black hole eh. Patay na. Tignan mo kayo na. Saglit lang mga sir, pasensya na kayo, kailangan ko lang makita, ha? Patay na. Tignan mo kayo, mamamatay na ito, Patay na. Patay na, eh, no? Oh. Di ba? Uy, ayan, continuation. Continuation. Uy, grabe, daming black hole. 20. Patay rito yung Underlord. Nakapag-Thunder. Yun lang. Patay pa rin. Lumalaban. Ito na yung Phantom Lancer. Wala ka ng Thunder, boy. Sabi rito ni MP. Pareha silang walang mana. Avalanche, hindi na pakawalan. Nakapag-Carapace pa si Respect. And Dazak, buhay na buhay pa. Nandyan pa si Vanscore. Delikado pa sila. Tatlong black hole yung nagamit, ha? Pero hindi naging crucial yun. Hindi naging... Op! MP may ages. Kaya matapang. There you go. Pero eto na rin si DJ, level ha? 25 na pala kasi ito yan eh. Kaya niya bang tulungan dito? Pero out na yata muna sila. Oh, level 25 na yung Zeus, no? grabe mag-def yan eh. Long game siya. Ayan, labas long na siya game eh. Long game siya. Lawa ka. Pero yung black hole ng enigma kanina, di ba nakita ko? Di ba patay na eh, di ba? Oh, Repressure short. Repressure orb, Repressure short. Tatlong rush na sa, Fnatic. Ayan na nga, 12k network. Pero parang walang masyadong nangyari, no? Kahit nakatatlong rush na sila. Isang Rax pa lang. Oo. Hindi pa nga. Qualified na ba sa TI mag-champion dito? Yes, sir.
Malamang sa malamang yun kasi 4,000 mahigit na yun. Ilan ulit, ano? 4,950 DPC. Alam nyo na, alam nyo na. Kasama sa exam yun. Alam na nila. Pero yan, meron dyan yata yung Dark Willow. Nakita niya. Uy, naka-hex. Naka-hex na rin si DJ on its way to a Shadow Blade. Ice, ice, ice. Very uncharacteristic, no? Namatay siya sa may top lane, gumamit na pressure. And then bot lane naman, nag-black hole na patay na lahat ng kalaban. Oh. Mali kasi yung suot niya ron eh. Mali kasi yung item niya ron eh. Kung suot niya ron, the armory, ay. Siguro pumasok yung black hole. Oh, speaking of which, no? Ayan. You know. You can support us by purchasing our WXC shirt. Pampaswerte ba yan? Oo. Oh, Facebook.com/thearmory by WXC. Get yours now. Ayan. So, 11-20 na yung score natin. Ito mid lane, nakaporma na naman yung Fnatic, may black hole na ulit yung Enigma rito. Hindi sell out yun. Promotion lang, promote lang. Uy, naku, sa likod man gagaling kaya ta. Paborito nila yung high grounds dito yun. Pero isang teamfight na manalo rito yung Fnatic. Delikado naman ngayon yung Gambit, di ba? So alam naman ang Gambit din yun. Kaso ang problema kasi Kuya Nick, ang fino-focus nila is yung Terrorblade eh. Oo. Na tingin ko kailangan nilang mapatay itong Zeus kasi ang dami niyang nabibitaw sa team fight. Kumbaga, anong tamang arc lightning yun? Pero ang sakit eh. No? Oo. Kita naman natin kahapon yung ginawa nung TNC. Uy, Ena! Akala ko tumama na. Kinabahan ako. Isa-isa-isa for you, pre. And nakapag-sunder ba? Nakapag-sunder pa nga. Pero ito na yung black hole. Let's see kung meron silang kill potential dito. Ha? Patay ninig si Zassin. And si Dazak lumaban. Terrorize! Hindi na kinailangan doon. And Terrorblade finally went down. Pangalawang death. Pangalawang death niya pa lang. Imagine mo, 49 minutes na. Oo. Walang buyback yung Nyx. Walang beses lang namatay. Ang low side dito ng Gambit, ay, hindi pa ginagamit. Hindi ginamit. Mautak nga talaga. Shoutout nga pala po kay tropang Carlo Dots na ever since Twitch tayo, loyal viewer natin. Ha? Pati sa mga lahat na nanonood dyan na loyal viewer natin. Pero ito na. Kumukuha na sila objective. Po-force yung buyback ng Terrorblade. Pero Arc Lightning level 10 kaya, talent. Pero kaya atang i-depth to ng Gambit eh. Hindi lang sila kailangan mag-die. Ayan na. Bit of Malice. Lang, may Nimbus pa. Aray! Walang Aegis yun ha. Walang Aegis yun. Sakit. So, split push yung Tiny ni Abed. Kita mo yan, ha? Para dalawang ano. Pero alis din siya. Ang galing mag-dip, eh, no? Kayang-kaya, no? Kasi yung lineup ng Gambit, pang ano talaga siya, eh. Pang death talaga. High ground. Yung Underlord. Oo. Oy, ano naman yung black hole. Hinatay natin. Wala palang black hole doon. Pero yung Mega Creeps, pwede nilang kunin dito. Tamang ano na, Uber out lang. May 45 pa. Mahubuhay din Terrorblade in 7 seconds. Wala pa sila nakukuhang rocks. Ito, range rocks. Nakakuha nila. Pero, ang dami nila kinukumit. And wala sila nakukuha. So, kailangan nila mag-back. Buhay na yung Terrorblade. Diyos ko po. Grabe yung depensa ng ano, no? Grabe yung depensa. Grabe kasi yung pang-spam eh. Oo nga, yung Zeus. Pag nag-level 25 talaga yung Zeus. Ito, mag-25 na rin to. Kita natin yan. Parang itong ito, He-Man. Defender of the Universe. Hindi, Voltron. Voltron, Defender of the Universe. Yun. Hindi mo na nabutan yun, Alec. Yun na yung Voltron. Voltron, parang Voltes 5. Kasi yung tito ko, kinikwento sa akin yun eh. Wow. Eh di mo lamang, hindi ko na nabutan yun. Ha? Ang naabutan ko na ano eh, Adventure Time. Yeah, Adventure Time. Hindi ko na naabutan yung mga Dragon Ball eh. Yan, ha? Aba, anong ginagawa dyan Kuya Nick ni Armel? Oo, nga, yun. Tamang pahinga lang, ha? Ayan na. Gagalaw. Gagalaw na yung ano, gagalaw na. Gagalaw na rito si Gambit. Uy, naku. Tingnan mo ito, Makay. Mali itong gagawin nila. Eh, pumupush na to yun. Nasa likod sila. Anong hinatid nila sa likod?
Ah, baka ano sila, pipixel, pipixel. Huhuli sila sa likod. Eh, nung nahuli yun. Cancel TP. Black hole na naman! May Enigma! Sa wakas, no? Sa wakas. Pero yun, namatay pa nga yung dalawa. Grabe si Ice Ice mag-black hole, no? Hindi siya nagdadalawang isip, Lana. Kahit dalawang black hole, ibigay niya dun sa TV. Kanino? Sabi nga ng isang pinakamagaling na Makata galing Tondo, sa tagal ng panahon. Sa tagal ng panahon. Kamusta? Tawa. Ay, tumatawa siya. Ay, tumatawa. Lumiyo, tumatawa. Ay, tumatawa. Tawa. Bakit may virus ka ba? Nakaganyan ka pa? Eto na. Inukuha na rito yung Midrax. Pumaposisyon na. Ayaw mag-vibe ba? Oo. Oh. Ayan na yung tiny rin. May black hole ulit. Ayan na naman! Nauli rin yung Nyx Assassin. Ay, hindi. Yung Terror Blade. Ayan nga, nagamit na nga sa wakas. Sa hinaba-haba ng tuloy. Nakakamiss lang kasi. Mega Chris, makuha ba nila? Depensa pa rin. Dumidepensa pa rin. Uwi mo na ako ng Pinas kasi talo. Oo. Kasi. Just chilling. Malaysia lang naman eh. Malaysia lang naman. LRT lang yun. Oo. LRT. So, eto, stay put lang muna kayo. 11 and 35 score natin. Pero pinupuswa ng Gambit. Katulad na napag-usapan namin kanina, Mackay, lima na lang yung major ngayon. Mm. Diba? And yung Gambit naman, hindi naman sigurado na kada qualifier ng CIS, sila yung papasok. So, bihira lang sila makakapunta ng major. So, first major yan. Oh, diba? Kumuha na sila ng puntos as much as they can. Diba? Kaya nilalaban nila to. So, kung makakuha sila ng points, mga nasa 75. Oh. Diba yun yung last? 75. Yun nga, 75 yung 16th place. Pero, eto na. Diyos ko po. Ay! May BKB pero free hit. Jabs goes down. Auto buyback ba yan? Sa likod naman, may pinokus yung Phantom Lancer. And that's a... Chat nga. Dazzle. Eric. And then ito, terrorize sa dalawa. Tatlo! Eric, chat. Patay rito yung Nyx Assassin din. And now, minamicro na ng Fnatic. Etong Gambit, Phantom Lancer damage, lang. No? Ang nakalita, wala rin siyang metamorph eh. Wala talagang asahan damage dyan. And ini-ignore na nila yung Underlord oh. Huwag niyo pansinin, papansin yan. MP, nilabanan. MP, makakatakas. Yun, pinansin yung Phantom Lancer. Hindi, pansinin nila rin, sabi. Patay dito, walang buyback yung dalawa. Walang buyback yung dalawa. Walang metamorphosize. Ayan na nga. Ang tanong rito, walang Roshan din eh. 30 seconds, walang Roshan. So, mega yata to, the side of a Fnatic. Hanggat may puno, wag susuko. Yun, oh, diba? At saka magkaka-black hole na rin to si Ice Ice Ice. Wala siyang black hole. Pero kung pag yung black hole ko ginamit ni Ice Ice, mas panalo. Oh, tuwalis, no? And then, update tayo. Forward Gaming, 1-0 against Payment. Expected. Unanimous tayo, no? Lahat ng vote natin. Lahat ng vote natin. Ayan, no? Unanimous ito. Black hole mag-isa. Ay, hindi, naiya. Sabi niya, hindi ka... worth ng effort ko. Black hole, inantay natin. Pero hindi, mega creeps na. Napakahusay. On the side of Fnatic, 12 and 13. Minatagal lang. Bumalik man si Long Game siya, hindi mo na maapektuhan to. Masyado nang malakas ang posisyon ng Fnatic dito. Ano ka ba? Kada mano, may Long Game, putik. Kada nagka-custom game. Pero binote niya, di ba, Fnatic? O, pare-pares lahat. And eto na yung mega creeps na nakuha na nga. Alex, sa wakas, no? Oh, 10k viewers ka, sakto. Sakto yung viewers, 10k, oh. 10,000. Oh, nga, no. Sobrang happy sa 10,000 viewers. Ayan na yung black hole. Oo nga, medyo nagdalag pa rito. Sumasabot tayo pa. Okta rin. Kasi kaya based ng cooldown din ng ano, yung black hole. Ayun, oh. Sa likod. Sinugod na siya rito ng hukbo. And Gambit, nag-ray pa rito. Tingnan mo si Ice Ice Ice, oh. Ayan! Nahuli rito. And then the terrorize. Meron pang ano yan, ha? Repressure orb. Pero hindi na kinailangan. Game number one will be secured. Ayaw pa talaga! Inilawan pa talaga nila. Pero there you go, GG was called. The CIS representative already gave it up. Fnatic will be winning game number one, Alec. That was maga to, yun. Balik tayo na score. 14-41. Yung pinanganak si Mackay. Okay.
Pero, ako, ikaw. Pero dahil tapos ito kanina pa eh, no? Oh, siguro grabe yung score, ha? 25 to 30 minutes ata yung first na pagbasag, pagtry ng Fnatic na bumasag dito sa may bottom lane, tier 3. Pero game number 1 pa lang yun. And other series, LGD nanalo, Forward Gaming nanalo, Virtus Pro nanalo, as expected. So, meron tayong game number 2. Hopefully, di ma... Hindi ganun katagal. Hindi ganun, hindi naman ganun katagal. Pero wag naman sana makakambak pa yung Gambit dito kasi nakauna na eh. Mm-hmm. Itong tropa natin sa Fnatic. Pero before we move on, ang topic natin for today, Kike. Ayan, guys. It's Kike time! Okay, dito na tayo, guys. Yung mga nag-comment din sa Lupon na group. Ang